Magandang buhay. Praise the Lord. Our topic today is faith to be healed and to be whole. From Book of Matthew chapter 4 verses 23 to 25 and at the same time chapter 9 verses 35 to 38. Sabay-sabay po natin basahin sa magandang balita Biblia, Mateo chapter 4 verse 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Verse 24, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsiya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Verse 25, dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Basahin po natin sa chapter 9 verses 35 to 38. Tignan po natin yung pagkakaibahan nila dito. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this blessed day. We welcome your holy presence to move in our hearts and minds to our listeners. In Jesus' name, may their faith will increase in understanding of your words and your will. Anoint me, Father, as I preach and give me wisdom to deliver this. And many will be blessed in your words. Fill me with your Holy Spirit. Father, touch them and heal them to experience your love, power, and freedom. I love you, Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Use me for your glory. I praise you in Jesus' name. Amen. Kapatid, mga minamahal, healing is like salvation. It's not earned. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. It is received by faith. Amen. Because God has given us His Spirit. Kaya sa pamamagitan ng ating pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod sa Kanya. At dahil dyan, makakagawa tayo ng hibala. Amen? Sa konteksto ng pagpapagaling, ang pananampalataya ay ang paniniwala that God is able and willing to bring restoration in wholeness to our lives. Sa buong Ebanghelyo, kaya patuloy na binibigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya sa proseso ng pagpapagaling. It is God's will for us to be healed. But our faith cannot operate beyond your knowledge of God's word. Okay? Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Nawawasak, nasisirang ating katawan dahil wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Nakalooban ng Diyos na tayo ay gumaling at buo. Amen. Exodus chapter 23 verse 25 and 26, sabi ng English, I will take sickness away from the midst of you. The number of your days I will fulfill. Psalms chapter 91 verse 16. With long life I will satisfy you and show you my salvation. Long life is God's will, kapatid. Kalooban ng Diyos na mabuhay tayo ng matagal here on earth without sickness in our midst. And live satisfied until He returns. In our scripture, makikita natin ang main ministry ni Jesus ay ang pagpapagaling. Kahit saan siya magpunta,
wherever he goes. Now, how can the blessing of being healed and whole manifest in us? Okay? Matthew chapter 4, verse 23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. First, planting the word, feed your faith. Okay, itinuro muna sa kanila ni Jesus about the good news, about the word of God. Sabi dun sa Matthew chapter 9, verse 35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Why? There is healing in the word of God, kapatid. May kagalingan sa salita ng Diyos. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22, Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Verse 21, Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng katawan. Kung kukunin mo, ito ay magpapagaling sa iyo. If you take it, it will heal you. Okay? God's word is medicine, not just the healing verses, but all of his words. Amen. Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos. Psalms chapter 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from destruction. Ang bawat salita ng Diyos ay nagpapagaling, kapatid. There is no word of God na walang bisa. Okay? It takes effect ito sa buhay po natin. Lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos ay mayaman sa liwanag, spiritual na nutrisyon, at buhay para sa iyong laman. Hallelujah. Anumang oras ang salita ay ipangaral, anumang oras salita ay itinuro, anumang oras na ito ay basahin, ito ay may epekto sa atin. God's word will stand forever. Amen? God's will is that you are attending services. Okay? Reading the word every day, through soaking in immersion in the word of God, magbabad ka, at ilugog mo ang iyong sarili sa presensya ng ating Panginoon. It is permitting you, it is getting into you. Okay, ano ibig kong sabihin po ito? Ito ay tumatagas po sa ating kaluluwa. Okay? Hindi lang sa ating puso at isipan. Ito ay pumapasok din sa iyo, kapatid. Nagagawa nito ang iyong immune system na magbibigay daan sa atin na mabuhay ng higit sa 30 years at higit pa. Hallelujah! Ginagawa nito ang mga bagay sa iyong mga kamay hanggang sa utak ng iyong mga buto. Hallelujah! Everything is possible with God. Amen! Glory to God! Meron po tayong pinag-pray sa ospital na bata, 5 years old, nalaglag kasi siya sa bayabas. Okay, 5 days na rin po siya na nandun sa hospital. Pero nung tayo po ay dumating doon, okay, siya po ay nire-revive na. Habang ginagawa ng mga doktor ang kanilang trabaho, tayo po ay nag-declare ng kagalingan sa bata. Okay, at nirebuke po natin ang kamatayan. And praise the Lord, bigla pong nagising ang bata at humingi na po ng pagkain. Glory to God. Okay, at meron pa rin po tayong pinag-pray na bata. Halos 3 araw na hindi makatulog-tulog. Iyak ng iyak. At aburido na po yung kanilang mga magulang. Pero nung pinag-pray natin, on the spot po, pumaya pa ang sitwasyon at yung bata ay nakatulog na rin kasama ang kanyang mga magulang. Praise the Lord. Kapatid, mga minamahal, practice declaring Bible verses about healing as you get old. Okay? Healing power is at work in us, through us. Hallelujah! Pwede po ba natin i-declare ngayon, mga minamahal? Healing power is at work in me. The word of God is life to me. It is medicine, healing, health to my flesh. Healing power is at work in me. In Jesus' name, Amen. Salamat po.
Ulit-ulitin lang po natin mag-declare ng mga Bible verses about healing, kapatid. Read when you are well. Read when you are not. Amen? Wala pong overdose ito. Kaya do it again and again. Hallelujah. Secondly, breaking traditions. Fulfill your calling. Matthew chapter 4, verse 23 and 24. Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. Verse 24, news about him spread as far as Syria. And people soon began bringing to him all who were sick. And whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed, or epileptic, or paralyzed, he healed them all. Hallelujah. Matthew chapter 9, verse 35, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Tignan po natin ang mga salita. Every kind of disease and illness. Okay, sabi pa, Jesus healed them on lahat po. Hindi sinabi na bata lang. Okay, pag 70, 80, 90, di nagagaling kasi candidate na. Hindi po. Jesus healed them all. Narinig ito ng mga tao at pinagaling sila ni Jesus kahit sa Sabat. Okay, sa araw ng pamamahinga. Ito po yung tradisyon na kailangan maalis sa vocabulary kung ikaw ay ganap na mananampalataya, kapatid. Take note po ha, hindi kalooban ng Diyos na pagalingin ka. Minsan gagawin niya. Nais kang turuan ng Panginoon ng leksyon. May nais lang ituro ang Diyos sa iyo. Yan po yung mga pananalita, kapatid, na kailangan maalis na. John chapter 10, verse 10, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. And Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Hallelujah. Alisin ang pagdududa, kapatid. Hindi yan makakatulong sa iyo. Si Jesus nirebyok niya si Jairus dahil sa kawalan ng pananampalataya sa kanya. Maraming nagsasabi kay Jairo galing sa kanilang bahay na patay na ang kanyang anak. Kaya wag niya nang istorbohin si Jesus. Narinig ito ni Jesus kaya sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. At yan din ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, kapatid. Okay? Ano man ang pinagdadaanan mo, huwag kang matakot. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Lakasan mong yung loob. Ang tanging record na hindi pinagaling ni Jesus ay makikita sa Mark chapter 6, verse 5 and 6. Okay? He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Namangha siya sa kawalan ng kanilang pananampalataya. It is not God who stopped his miracle and healing power. Okay? He could not do mighty works because of his unbelief. Sa kawalan ng pananampalataya. Tandaan po natin, doubt will rob you of God's blessing. Doubt will hinder you of God's healing. Ang pagdududa, kapatid, ay ginagamit ng Diablo para hindi makagawa ang Diyos sa iyong buhay. Doubt is dangerous, destructive, okay? Mapanganib yan, kapatid. Nakakagambala yan, nakakasira yan. At yan ang gustong-gusto ng kaaway sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya huwag kang manood ng horror, tragedy, extreme dramas. These are openings, kapatid. What you feed into your faith will come out. Read the Word of God, then you will know the truth, and the truth will set you free. Hallelujah. Amen po ba? Para maalis ang kawalan ng pananampalataya and belief, read more word until healing words become natural. You must break the traditions, kapatid. Build up your faith and fulfill your calling. Amen? Thirdly, accept your divine assignment. Share the good news. Hallelujah. Matthew chapter 9, verse 36 to 38. When he saw the crowds,
He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Jesus has compassion. He changed us. He wants everybody to be healed and be happy. Okay, verse 36, he told his disciples, the harvest is great, maraming tao, at nangangailangan ng kaligtasan. Okay, they need Jesus. Kapatid, kung ikaw ay may alam na salita ng Diyos, magpagamit ka na. Have a heart for the lost. Di ba po, kung may nakikita kang malubhang sakit karamdaman ang iyong kapamilya, nagkakaroon ka ng habag, nasasaktan ka, natatouch yung puso mo. May mga tao minsan nagsasabi, sana ako na lang, kaysa siya. Bata pa siya, hindi niya kayang lumaban. Same with the lost souls, kapatid, nangangailangan ng kaligtasan. Paano sila maliligtas kung walang magtuturo sa kanila? Kung walang concern sa kanila? Accept your assignment, kapatid. Your divine assignment does something to many. Hallelujah. Si Abraham, tignan po natin, nang tinatawag upang maging ama ng maraming bansa, nang marinig niya ang pagtawag ng Diyos, Genesis chapter 12 verse 1, his body clock will change. He was restored. Lumakas po siya. Si Moises, 80 years old, sa Mount Sinai, nang tinanggap niya ang kanyang assignments, his strength and health remained. Nanatili ang kanyang lakas at kalusugan. Same thing with us, mga minamahong kapatid sa Panginoon. Proverbs chapter 16 verse 24, my pleasant words are sweet to your soul and health to your bones. Kaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Hallelujah! Walang maidadahilan ang Diyos sa iyo na ikaw ay pagalingin at panatilihin ang kalakasan at kalusugan if you are doing His plan and purpose in your life. Mark chapter 16 verse 17, sa magandang balita Biblia, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas, kumakainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kapatid, magkaroon ka ng local church. Have your pastor. Huwag palipat-lipat ng church. Why? Mahalaga kasi ang covering. Ang covering natin nasa ating mga leader, nasa ating mga pastor, dahil sila ang itinalaga ng Diyos sa atin. Sila ang personal na nagpe-pray sa iyo araw-araw. Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi ng Diyos, I will give you pastors after my own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya i-honor po natin ang ating mga leader, mga pastor natin. Amen? In our conclusion, true healing is wholeness, where body, soul, and spirit unite. God knows our incompleteness and is working to make us whole. Hallelujah. It is God's will for us to be healed and to be whole. Amen? Kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling at buo. Jesus said, I am willing. Willing ang Diyos na pagalingin ka. Willing ang Diyos na bigyan ka ng satisfying life. Willing ang Diyos na bigyan ka ng katagumpayan. Ipinangako ni Jesus sa atin ng mahabang buhay. Hallelujah. He is the vine. We are the branches. Our bodies are members of Christ. Our body is the temple of the Holy Spirit. We are God's priests, ambassadors. Hallelujah. Our bodies are living sacrifices. Sacrificial lamb. And we are the bride of Christ. Amen. Live long and whole as we do our calling until we have finished our purpose and until Jesus return. Mabuhay ng mahaba, kapatid, habang ginagawa natin ang ating tungkulin hanggang sa matapos natin ang ating layunin at hanggang sa bumalik si Jesus. Bilang summary sa mga points natin, una, plant the seed, the word of God. Feed our faith, okay?
break traditions, fulfill our calling. Have compassion to the lost, don't break the chain, share the good news. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let us pray. Heavenly Father, we praise and glorify your holy, holy name. Thank you so much for your presence and precious words today. Father, I pray for healing, deliverance, victory, and prosperity to manifest in their lives. In Jesus' name, I declare that their faith is stirred up, their faith is increasing, their faith is high. In the name of Jesus, right now, we put our faith in the power of your words to heal us, to bring wholeness into our lives. You are our Father, miracle worker, healer. I declare that you would bless those on a journey of recovery from illness or surgery in Jesus' name. Panumbalikin mo, Panginoong Jesus, ang kanilang kalakasan at kalusugan through the power of your Holy Spirit. Abutin mo at hawakan mo sila para malaman nilang nariyan ka, Panginoon, na naghahatid ng ginhawa at liwanag kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Dalangin ko, Panginoong Jesus, ay maalis ang pagdududa at kahirapan na bumabagabag sa kanila. Nawa matutunan nilang mamuhay ng may pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa iyong banal na salita. Hallelujah. Move among us by the power of your Holy Spirit. We are your children, Lord Jesus, standing here in awe of your love and power. We praise you for the manifestation of healing and longful, satisfying life. In Jesus' name, your name be magnified and be glorified. This I pray, everybody say, Amen.